What's up, guys? So this is me again, Pats, for another video. So for today, makikita niyo naman sa title ko ano yung gagawin natin ngayon. So unboxing tayo ng iPhone 12 Pro Max. So kung mapapansin niyo, parang hindi ako masyado nag-upload kasi actually parang after namin ng quarantine, araw ng San Juan the next day after namin lumabas. So, parang ninamnam ko muna yung buhay probinsya kahit na galing na kami dito nung nakaraan. Mas ramdam ko yung buhay probinsya ngayon kasi nung una pa lang, parang nag-a-adjust pa lang ako. So, ngayon parang wala ako sa mood na mag-vlog. So, parang nag-e-explore muna ako mag-isa, ganyan. Kasi alam niyo naman yun eh, na parang mas masarap na yung mas okay yung memories kapag walang camera. So ngayon, ngayon tayo mag-uumpisa. So ngayon, I just want to share na ang una kong phone or una kong iPhone is ito, yung XS. iPhone XS. Actually, ito yung ginagamit ko ngayon for video. Parang halos lahat naman, GoPro or phone lang yung ginagamit ko. Ginagamit ko lang yung GoPro kapag underwater, kapag nasa ilog kami, dagat, ganyan. Pero ito yung madalas kong ginagamit, yung phone. So, ito siya. And, ito naman yung bago. The iPhone 12 Pro Max. So, actually, medyo malaki siya in terms of yung box pa lang. Makikita niyo na yung difference. So, una ko pa lang siya nakita. Sabi ko, oh, it's so big. So, malaki talaga siya compared dito sa XS. So, dapat mag-XS Max ako. Kaso, yun nga, ang problema ko is malaki. Pero ito, let's tingnan ko muna. Actually, hindi ko pa plano talaga dapat mag-unbox. Hinihintay ko pa yung mga in-order ko na mga cases from Shopee. Kasi ang hirap mag-phone ng walang case, walang tempered glass. So, nakakatakot. Diba? Kasi hindi ko alam. Tapos hindi ko pa alam kung kailan siya darating. So, anyway. Medyo malaki yung difference nila sa laki. So, start na natin mag-unbox. Sorry, medyo maingay kasi electric fan yun. Mainit kasi. So, ayan, mag-unbox na tayo. Ayan, so mag-start tayo dito. This is it. Okay, ayan. So, ang color pala ng pinili ko is Pacific Blue. So, ayoko kasi nung medyo pa-girl. Ganyan. So, if ever na parang trip ko mag-gold, ganyan. Parang binabawi ko siya sa case. So, katulad nung ngayon, yung phone ko kasi na XS is graphite. Tapos, ayun, bumili na lang ako ng mga phone cases na gold, rose gold. So, sa phone case ko dinadaan. So, ayan. Sorry. Yeah. Na-overwhelm ako. Sobrang laki. Sobrang laki niya, guys. Ayan. Okay. So, napansin ko, kaya ganito siya ka-nipis yung case niya, or yung box, than the XS. Itong kasing XS, alam ko may ano na to, may adapter ng charger. So, ayun, yung USB power adapter, meron siya dito. Ito kasi wala, and headset, hindi siya kasali. So, ang meron lang dito is yung phone, yung USB-C to lightning cable, tapos yun, yung adapter at saka yung headphones is sold separately. So, ayan. Good now, let's go now.
So, ayan. Oh. Nadumihan ko na agad yung gilid kasi parang sensitive siya sa fingerprint. Ayan. Okay. Let's open it. Ado! Hotdog daw sabi ng baby. So, napansin ko lang din, ito kasi, wait lang, pwede bang silipin muna? Ito kasi, ayan, napansin ko na medyo mas marami lang siyang speaker. So, for the speaker, dito, ano siya, apat. Dito kasi sa XS, tatlo sa kabila, dito sa side na to. And then, on this side, same lang, 6. Pero, ayun, for sure, parang mas malakas siya. Ayoko pa siyang i-open. Kasi wala pa akong case, wala pa akong tempered glass, so, di ba? Ayan. So, dito muna tayo sa, ano. Ito na lang yung kasama niya. So, yung, ito USB-C na siya. Type-C na yung cord niya. Unlike sa previous cables. So, ayun, wala na siyang adapter. Pero, meron pa rin naman siyang... Siyempre, yung sa SIM, paano naman maka-open? At saka, for sure, meron tong Apple sticker. Pero, pansin ko, isa na lang yung sticker niya. Kasi, actually, yung XS ko na sticker, yung Apple sticker ko sa phone, hindi ko pa siya nagagamit. So, dito, ang meron is dalawang iPhone. Dalawang Apple sticker. Open natin. Baby, ang laki. It's a big phone. It's bigger than my current phone. Say hello. Hola. Hola, the explorer. Check. Oh my god. Oh my god, paano to? Check na. Siya kasi, gusto niya kasing siya yung mag-unbox. Ayan. So, ito pala yung color. Maganda siya, maganda. Mahilig talaga kasi ako sa color blue. So, ayan. Parang matte siya sa likod. Dito lang siya sa gilid talaga. Parang medyo sensitive siya sa ano. Hindi naman ako mahilig mag-change ng phone every year. So, actually... Ang laki ng camera niya compared sa ibang model. So, akala ko same lang sila. Nakaka-overwhelm. Parang hindi ko kayang mag-type ng isang kamay lang. So, kailangan dalawa. Kasi maliit yung kamay ko, guys. It's Kikia. Mag-face ID muna ako, guys, ha? So, nandito na ako sa Apple ID. Pero overall, itatry ko muna yung camera. So, papakita ko sa inyo yung difference from iPhone XS and iPhone 12 Pro Max. And then, babalikan ko kayo siguro tomorrow night. Tignan ko lang 24 hours yung battery. Tignan natin kung
ganun din siya, kung okay siya. Kasi alam ko mas okay yung battery life nito kaysa sa ibang iPhones. As per ibang review. Hi guys! It's been 48 hours since I unboxed yung iPhone 12 Pro Max natin. So, ngayon, wala pa rin siyang case. Wala pa siyang case, wala pa siyang kahit anong accessories kasi hindi pa dumarating. Pero, at least na-try ko na siya. Kung gaano kabigat, paano ko siya magamit ng walang accessories, at least alam ko na. Ibig sabihin, kailangan ko lang ingat. Kasi baka magsak ng hindi pa nakakase. Ayan. So, yun lang yung kinakatakot ko actually. So, very careful ako sa pagdala ng phone talaga. Lalo na ngayon na walang case. So, ngayon, na-transfer ko na, na-setup ko na siya. And na-transfer ko na yung documents ko from iPhone XS ko to here. So, ayan, set up ko na siya, guys. It's so cute. So, kung mapapansin nyo, hindi ko masyado, hindi ako nag-gray, nag-gold, or nag-silver. Hindi pala siya gray. Silver pala, ganyan. Kasi, hindi ko alam bakit gusto ko ng mga dark colors ng phone. Siguro dahil para hindi dumihin, gano'n. At saka, wala lang, ewan ko. And maganda yung Pacific Blue. Very classy siya na blue. Parang halos lahat naman ng color classy. Pero ito kasi for me, iba yung pagka-blue niya. Favorite color ko talaga yung blue. So, I think this is the best for me. At saka, excited ako sa mga accessories ng iPhone 12 Pro Max. Kasi super cute nung mga phone cases. So, ayan. So, that's it. So, yun lang naman yung gusto kong i-share from unboxing hanggang ngayon. And, okay naman yung battery niya. Siguro dahil din bago siya. And, yung battery life niya. Actually, okay. Kasi nung kahapon, parang paano ba? Chinarge ko siya nung gabi nung nag-unbox ako. Tapos, hanggang buong araw kahapon ko siya nagamit. And then, chinarge ko lang siya nung matutulog na ako. So, okay, di ba? Nagamit ko siya nung buong araw. So, overall, okay siya for me. Kasi, lalo na sa mga IG stories kasi, di ba parang nag-overlap na sa screen ng XS yung mga stories na parang hindi na buo yung mga ibang words. Kasi, malapad na siya eh. Malapad na yung screen ng 12. And then yung XS or yung simula sa 11 basta nung upgrade ako ng iOS, every time na mag-upgrade ako ng iOS parang laging may changes dun sa mga apps din. So yun din yung gusto ko, hindi masyadong bombarded yung screen ko, ganyan. So ayun. So, here's my favorite, and this is iPhone 12 Pro Max, 256 gig. So, ayan. So before mag-out yung iPhone 13, so bumili na ako at para naman mas mura siya. Ayan guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. So don't also forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Bye! Thank you for watching!